Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hi guys! Shout out sa lahat and hello everyone! Welcome to our channel! Kumusta po kayong lahat? Naway, nasa mabuting kalagayan po. Update po tayo sa huling linggo na The World Between Us. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kazay! Alright! Oh my gosh! Ngayon gabi, pag-usapan natin ang lalong umiinit na kaganapan dito sa huling linggo ng The World Between Us, Louis Protection. Desidido na itong si Louis na patayin itong si Eric. Wag lang makabalik or wag lang makuha ni Eric itong si Lea. Weh, paano kaya? Isa batas is... Asawa ni Eric itong si Lea Louie. Take note, no? So kung batas ang basihan natin, lalo na itong si Lea is wala siyang kaso na isasampa sa asawa niya kahit ba ito ay binubugbog. Siyempre, hindi lang kasi itong masama si Eric. Kung hindi, isa ito sa pinakamatalinong abogado sa Pilipinas. Ano daw? Isa sa pinakamatalino itong si Eric. Kaya hindi ito basta-basta at wala talaga habol dito si Louis kay Lea dahil asawa niya Eric itong si Lea. So samantala mga kajay, so itong mga kaibigan nga ni Louis habang busy nga sila doon nag-usap-usap doon sa may couch, itong si Audrey pumasok ito sa kwarto ni Lea kung saan siya pinapatuloy nga ni Louis. At yun nga mga kajay, tahasan talaga sinabi dito ni Audrey na kay Lea na kung totoo mo talagang mahal itong si Louis is pakawalan mo. Ayaw kasi ni Audrey na itong si Louis is madumihan yung kamay niya sa dugo ni Eric kasi decided na kasi itong si Louis na barilin o magpatayan sila dito ni Eric alang-alang lang kay Lea. Kasi syempre mahal ito ni Audrey, no? So sabi naman ni Audrey, naintindihan ko naman na mahal niyo ang isa't isa pero hindi kasi okay ang sitwasyon. At hindi yan papayag si Eric na mananatili ka dito sa poder ni Louis. I'm sorry, Lea, but kailangan mong gawin na let go na itong si Louis. Tapos, sabay umalis itong si Audrey. So, habang nagmuni-muni itong tatlo dun sa may couch nila, no, bigla itong tumawag si Eric dito kay Lea. At yun nga mga kajay, sabi nga niya, baka nga, kasi naging matapang kasi itong si Lea, sabi ni Lea is, gaganti ako sa iyo pagbayarin kita sa pagpatay mo sa mommy ko. So, sabi naman ni Eric, huwag ka mag-alala, baka nga, mauna pa ako sa pag-file ng kaso niyo dahil nga nandoon ka sa kwarto ng lalaki mo dahil nag-cheat ka sa akin. Well, pwede rin, diba? So, hayop talaga din itong si Eric, no? Pero, sa batas kasi, isawa niya nga itong si Lea. So, may mga paraan naman na kung paano sila maghiwalay. Inihiwalayan mo na kasi Lea. Sundin mo kasi yung payo ni Robin sa'yo, diba? Para maging maayos ang lahat at maipakulong niyo itong si Louie. So, syempre, galit na galit itong si Lea kay Eric at itong si Eric nagbabanta na by hook and by crook, kukunin kita dito kay Louie dahil akin ka lang, Lea. So, syempre, hindi si Lea nakapagtimpi, umiyak itong sa galit. Kaya naman ito, nag-worry itong si Louie at bigla itong pumasok sa kwarto at yun nga, inano niya, kinukomfort niya itong si Lea. At samantala mga kajay, good news din ito kasi nga si Yachi at saka si Brian is hudyat na kaya ito na patawarin na ni Brian itong nanay niya
Nararapat lang naman kasi Brian, kasi walang-wala ka na ngayon, wala na yung asawa mo, 'di ba? Magulo na. So ito na siguro yung time na patawarin mo yung sarili mo at patawarin mo din yung nanay mo at tanggapin mo na siya, 'di ba? Wala naman talagang masama kung humingi ka ng tawad. At yun nga mga kajay, niyakap niya itong si Yatsi. So aabangan natin bukas kasi nga mayroon kasing mga tauhan itong si Eric na nakabantay dito sa kondo ni Loey, kasi once na umalis ito is aatake sila. So itong si Brian is tumawag ito sa kapatid niya na gusto sila magkita muna doon sa puntod ng mom niya, kasi nagsisisi na kasi itong si Brian. So syempre hindi naman kampante itong si Loey na ano lang. So nagdala pa rin siya ng mga bodyguard at sumama itong si Loey at saka si Robin. So habang nag-uusap sila, so sabi naman ni Loey dito kay Brian na kung disidido ka na talaga sa pagsisisi mo, isumbong or i-report sa police itong si Eric, pagtutulong-tulungan nila kasi silang, si Eric lang naman yung kalaban nila, no? Tapos biglang lumabas itong si Eric at niratrat yung sasakyan nila para kay Leah kasi gusto kasi niya agawin. Oh my gosh, namamalat yung lalamunan ko. Di ba pigil? Ang kati. So ano kaya mangyari mga kajay? Makuha kaya ni Eric itong si Leah? Na niratrat na ito at natamaan si Loey. Oh my gosh. So abangan natin yan bukas kasi namamalat na itong lalamunan ko, no? So, thank you so much, no, mga kajay. And ingat kayo palagi. See you in my next vlog. Bye-bye! Mwah!